Esto sí. Chopi, si ano, si Jerbon Tatang Davis, no? Kala ko si Verdejo kalaban ni Loma. Ang gusto nga kasi, gusto kasi nga ni, ano, ni Loma, matuloy yung laban nila ni Chopimo Lopez. Si Verdejo na nga sanang kalaban. Kung hindi magkakatuluyan ang Chopimo Lopez versus Lomachenko. Eh mukhang gusto ni Loma talaga malaking pangalan eh. Siyempre, sino ba naman manunood kay Verdejo? Eh, tandaan natin, hindi na pabata si Loma, di ba? 32 o 33 na siya. Medyo patapos na yung karir niya. So, gusto niya naman na makuha yung mga top money, no? Okay, dito tayo sa pangalawang topic natin. Gervonta Davis. Gervonta Tank Davis. Ito kasi si Gervonta Tank Davis. Ano to ni ano, di ba? Ni Floyd Mayweather, alam naman natin. TMT, Floyd Mayweather Promotion, Mayweather Promotion. Nang CEO na to si Leonard LRB. So, ang pinoproject nito ni Leonard LRB, na si Tank Davis, ang siyang calling the shots sa lightweight division, no? Ibig sabihin, sa kanya dadaan siyang pinakasikat. Kahit na ito ay wala pa napapatunayan. Wala pa napapatunayan. Wala pa naman tinatalo si Tank Davis. Panay projection. Totoo naman na napakagaling nilang mag-project dito kay Tank Davis. At sikat na sikat. Kaya lang, mapapatunayan natin na may following talaga to. Tong batang to. Kung kikita na yung pay-per-view, no? So, ito yung una niyang pay-per-view kay Leo Santa Cruz. Si Leo Santa Cruz, matagal ng pangalan niya sa boxing. Ang problema, hindi naman yan talaga kasi ang dami kasi sa lightweight ngayon, no? Napakarami sa lightweight ng magagandang pangalan at zero loss lahat. Yun yung matagal na nating pinapanawagan, no? Lalo na to, bata talaga ni Floyd Mayweather, cherry picker talaga, no? O, cherry pick nga si, ano eh, si, ano na nga pangalan nito? Sino na nga yung huling nakalaban nito? Kilala niyo yan. Si Yorkis Gamboa, di ba? Okay. Chinery pick niya nga. Akala nila 38 anyos. Tapos, hindi niya pa rin napabagsak. Ay, pilay pa. So, ibig sabihin, hindi pa talaga natetesto si Tank Davis. Yun yung problema ng mga cherry picker. Yun yung problema ng mga batang boxer na to. Kasama rin dyan sa lightweight si Devin Haney, etong si Ryan Garcia, sino pa ba? Lomachenko tsaka Chopimo Lopez. Ang ganda ng mga pangalan, eh, no? Talagang maraming sikat. Ang problema, pare-parehong hindi na test. Wala silang mabibigat na nakakalaban. Maliban kay Chopimo Lopez. Di ba? Na tinalo niya si Comey, yung champion, eh. So, ibig sabihin, wala pa talagang nakaka-test dito sa mga to, no? Kung talagang baka kasi over projection lang sila. Pinoproject lalo na si Ryan Garcia, 'di ba? Alam naman natin. Pinakamalaking pangalan na yata na nalabanan ni Ryan Garcia, si Romero Duno na, no? Pero maliban, wala na. So, talagang kinakailangan na ng lightweight na maglaban-laban. Pero dahil yung projection nito ni Tank Davis na siya, siya yung hari ng lightweight kahit nga alam niyo ba na yung hawak niya belt minor belt lang ng lightweight division. WBA regular champion lang siya. WBA regular champion dahil ang WBA super champion ay ito nga si ano. Sino ba? Si Lomachenko.
Ano ba hawak ni ano ni ano ba hawak ni Chupimo Lopez? So isa lang 'yan, kaya nga dito kay Chupimo versus sa Lomachenko. Pag nanalo dito si Lomachenko, undisputed champion. 'Yon, no? Pero pag nanalo si Chupimo Lopez, hindi siya undisputed champion. Paano nangyari 'yon? Kasi WBC belt hawak ni Devin Haney. Pero dahil si Lomachenko ay WBC franchise holder, mas mataas kaysa dito sa championship belt ni Devin Haney. Kaya pwede siyang matawag na undisputed champion. Okay, balik tayo rito kay Tank Davis. So si Tank Davis ngayon, may makakalaban na malaking pangalan din. Kaya lang hindi naman lightweight to si Leo Santa Cruz, no? At hindi rin si Leo Santa Cruz, hindi rin naman siya malaking pangalan sa 130 division. 'Di ba? Nariyan yung nariyan sa 130 division tong sila, no? Etong malalaking pangalan diyan, Miguel Belcher, si Shakur Stevenson at saka si Oscar Valdez, no? So tong si Leo Santa Cruz, eh talagang pan-cherry pick to ng Mayweather promotion para mas magandang maipakita yung kahusayan kuno nito ni Tank Davis, no? So, wag daw kayo mag-alala, sabi ni Leonard LRB. Pumila lang kayo at lahat kayo ay makakalaban. So, yung sinasabi niyang pumila lang, Lomachenko, Chupimo Lopez, Ryan Garcia, Devin Haney, no? So, ibig sabihin lang nila, magpatayan muna kayo dyan. Ako, alagaan ko yung aking zero para kung matanda na si Lomachenko, tsaka ako lalabanan. Di ba, ganyan yan, eh, no? Ganyan yung mag-cherry pick. Ang problema kasi, formula yan ni Floyd Mayweather. Pero si Floyd Mayweather mismo, ginawa niya lang yung cherry picking nung later part ng kanyang karir. Nung siya ay global superstar na. 'Di ba? Nung siya ay tinalo na niya yung mukha ng boxing at that time na si Oscar De La Hoya. Eh yung bata niya na to, wala pa napapatunayan, wala pa natatalo. Eh kung gusto niyang pakitain kasi projection nila, no? Itong si Tank Davis ang magiging bagong money man ng boxing. Eh yun ay projection lang, wala pa naman napapatunayan 'yun. So, kinakailangan makita to si Gervonta Davis sa malalaking laban. So, mamili siya sa may mga pangalan na to. At sa tingin ko, ang tingin kong gusto niyang labanan pagkatapos nito ni Leo Santa Cruz, at siya rin ay gusto rin labanan ni Ryan Garcia. So, magandang laban to. Pinahinog parehong maraming fans. Parehong wala pa napapatunayan, parehong kasi yung Wakanda Boys community mukhang nakuha nito ni ano eh, ni Tank Davis sa kanya eh, marami rin yan eh, di ba? Tapos eto naman si Ryan Garcia. Yung mga Spanish community. At saka syempre dahil ang daming following nito sa social media, 3 million yata yung nagpa-follow dito. Sa YouTube, sa Twitter, at saka sa Instagram, no? So, yung 3 million na yun, eh, sapat na ba yun para kumita ka sa boxing? Yung bang 3 million na yun na willing-willy sa'yo na pinapanood ka sa Instagram at Twitter, ay magbabayad ba ng pay-per-view yan kung sakasakaling mag-pay-per-view ka na? Yan yung mga tanong na hindi mahirap ang sagutin, eh. Kasi yung mga pangalan nila Pacquiao, yan, tama, sakto-sakto na yan. Baka naman fans mo lang yan sa Facebook, sa Twitter, at saka sa Instagram. Pero, wala sa aktualan, no? Okay, so, inaabangan natin yan. Maganda rin laban yan, Leo Santa Cruz. Sabi naman ni Leo Santa Cruz na i-overwhelm niya, no? Kukuyugin niya ng suntok. Kabi-kabila itong si Tank Davis. At syempre, tignan natin, no, kung makakaporma ba talaga to si Leo Santa Cruz o si siya isa lang sa mga pain. Siya isang ano lang, no, may pangalan, medyo may pangalan na boksingero na para lang
yung ano, mapaganda yung record pa nito ni Tank Davis. Ang tanong, matutuloy ba, no, yung mga malalaking pangalan sa lightweight division? Bukod kasi sa welterweight, narito na yung mga malalaking pangalan, eh, no? Ay magkakalaban-laban ba, no? Tank Davis, Devin Haney, Ryan Garcia, Basil Lomachenko, at saka itong si Chopimo Lopez. So, abangan po natin yan. Kung magkakatuluyan silang maglaban-laban o mananatili silang aalagaan nila, mas importante ba sa kanila yung makalaban at mapatunayan kung sino talaga ang the best sa division na to, o mas importante sa kanila yung mapanatili yung kanilang mga zero loss at hindi sila maglalaban-laban. Yan ang abangan natin. Sa bagay, bata pa yung mga yan eh. Ha? Ang pinakamatanda, imagine nyo, ha? Ang pinakamatanda dito sa lightweight division, si Lomachenko na. Tanong nyo kung ilan ang edad ni Lomachenko. 32. Yun ang pinakamatanda. Samantalang dito sa light, sa welterweight, na marami rin pangalan, no? Eh, lahat 30 na yan, eh, di ba? Halos 30 na yan lahat. Thurman, Spence, Crawford, si Pacquiao nga, 41 na eh. Si Ugas, si Porter, napakaraming magagandang pangalaban din yan sa welterweight. At dahil karamihan dyan ay nasa PBC, kaya makakakita tayo ngayon at magbukas na yung PBC, di ba? Meron na silang boxing din ngayon. Kaya makikita natin yung mga exciting na laban, no? So, katulad ng sinabi niya, eh, napuna ko lang, no? Lahat pala ng bata ni Bob Arum ay kinakaltasan niya ng bayad ngayon. Hindi niyo ba na po na? Inuwi. Si Lomachenko. Terence Crawford lang ang hindi niya napapayag. Alam niyo, katwira ni Terence Crawford, tapos na ako riyan sa pagbibigay, yung nagkakat. Ang problema ni Terence Crawford, hindi siya hindi naman siya pabata eh. Pamama siya, ikaw nga eh, di ba? Umiedad na to si Terence Crawford. Eh, alam niyang pandemic. Hindi naman natin alam kung kailan matatapos tong pandemic na to. Kung hindi ka papayag sa pay cut, sabi ni, ang banta kasi ni, ano, ni Terence Crawford, isi-sit out ko na lang to kaysa pumayag ako na pay cut. Hindi raw siya papayag na pay cut, willing siya na upuan na lang, huwag na lumaban. Ay, nasa sa kanya yun. Kaya lang, yung ring rustiness sa edad niya na yan, na nasa ilang taon na ba si Terence Crawford, parang 33 o 34 na, di ba? Yung edad niya, tapos hindi siya magiging active. Kalaunan, sisingilin siya niyan, di ba? Masisingil tong si Terence Crawford ng inactivity at saka yung pagpasok na ng old age. Yun yung magiging problema niya. Nanghina, ayaw niyang mag-pay cut. Eh, sabi siguro ni Arum, alam mo, marami na akong lugi sa iyo, no? Yun yung problema kasi, yung naniniwala kayo, yun yung naniniwala si, ano, si Terence Crawford sa hype na ginagawa sa kanya ni Arum, no? Hina-hype lang siya, eh. Hina-hype lang siya na siya yung pinakamagaling sa welterweight. Hina-hype lang siya na siya yung superstar ng boxing, na lahat dadaan sa kanya. Eh, problema, pati siya naniwala sa hype niya. Di ba? Kaya ayaw mag-take ng pay cut. O, eh, wala tayong magagawa dyan. Kung ang tanong, willing pa ba si Bob Arum na malugi para sa'yo? Kasi nakailang pay-per-view na yan, nalugi si Bob Arum. Nung huling laban niya nga kay, anong pangalan nito? Santa Claus, Igaluskias. Eh, hindi na pay-per-view. No, natanggap na ni Bob Arum na itong si Terence Crawford, bagamat hinype niya ng hinype, eh hindi pang pay-per-view. 'Yun ang katotohanan. Tapos ito, alam niyo,
Over-marinated. Alam niyo yun? Pagka na-over-marinated, nakakawalang gana na rin, di ba? Eh, ginagaya kasi nila, baka ang pattern nila nang hindi muna paglalabanin, lalong mananabik yung mga tao kay Pacquiao at kay Mayweather. Totoo naman yun, 5 taon niya tayo na hindi pinaglaban. Tapos nung naglaban na, biglang ano, no? Biglang record sa pay-per-view. May malaking difference eh. Ha? May malaking difference kung bakit hindi nyo pwedeng ikumpara yung Floyd Mayweather versus Pacquiao dito kay Terence Crawford versus Errol Spence. Totoong nananabik yung mga fans ng boxing. Yung tinatawag nating hardcore fans. Pero yung mga casual fans na katulad namin, wala na kaming pakialam dyan. Di ba? Yun yung sinasabi, yung hindi nga kayo nakilala. Hindi na nakilala, nakalimutan pa agad. Yung kasabikan para paglabanin sila dahil hindi, di wag na lang. Wag na lang. Kasi si Pacquiao kasi tsaka si Mayweather, yun yung nagtutulak sa mga fans nila para kumita yung mga laban na iba yung kalaban. Kasi may mga ibang pangalan pa sila eh. Ibig nyo sabihin, nung hindi naglalaban to si Floyd Mayweather tsaka si Pacquiao, tignan nyo naman kung sino yung mga nilalabanan ni Pacquiao. Di ba? Miguel Cotto, Margarito, si Mosley, si De La Hoya. Eh, panay may mga pangalan eh. Marquez. Panay boxing superstar din. Si Floyd Mayweather, kahit na mawala, yun din, di ba? Sila Hatton. O, pareho nila nilabanan. Si Mosley, pareho nila nilabanan. Si Cotto, pareho nila nilabanan. Actually, ang nangyayari nga, kinukumpara. Kaya maganda, napapaganda pa eh, no? Tingnan nyo, si Hatton, tinalo ni Mayweather, 7 rounds. Si Pacquiao, 2 rounds lang. Mas magaling si Pacquiao, sabihin ng mga tao. Di ba? Ang katwiran naman ng Mayweather fans. Mas magaling si Mayweather kasi siya una nakatalo dyan kay Hatton eh. Kinopia lang ni Pacquiao yung formula kung paano tatalunin. So, laging may debate. Laging may debate kung sino mas magaling sa kanilang dalawa. Kahit hindi sila naglalaban. Dahil matitindi parereho din yung mga nilalabanan nila. Si Mosley, di ba? Kukumpara na naman. Mas magaling talaga si Pacquiao. Napabagsak niya si Mosley. Si Mayweather, hindi niya napabagsak. Sabihin naman ng mga Mayweather, eh, mas magaling si, ano, si Mayweather. Nung kinalaban si Mosley, ganto-ganto. O, di ba? May debate na nagaganap. Nilabanan nila pareho si Cotto. Sabihin na isa, binugbog ni Pacquiao yan eh. Nung nilabanan niya ni Floyd Mayweather, binugbog na ni Pacquiao yan. O, yun yung sasabihin. Yun, ganun kaganda. May mga malalaking pangalan silang nilabanan. Si Oscar De La Hoya. Di ba? O, mas magaling si Pacquiao kay, ano, kay Mayweather. Kasi pinagretiro ni Pacquiao si De La Hoya. Si Mayweather, split decision lang. Yung fans ng bawat isa, nagbibuild na nagbibuild, hindi ibig sabihin na wala silang nilalabanan na may pangalang boxer. Yun yung pagkakaiba ni Terence Crawford at saka ni Errol Spence. Si Errol Spence, palaki ng palaki pangalan niya. Kasi hanggat hindi niya nalalabanan si Terence Crawford, may mga pangalan yung nilalabanan ni Errol Spence. Yun yung pagkakaiba nila. Ni Errol Spence tsaka ni Terence Crawford. Tingnan nyo naman ang nilalabanan ni Errol Spence. Di ba? Mikey Garcia. Sino pa ba yung nilabanan niya? Si Mikey Garcia lang yung naalala. si Terence Crawford talagang, kung hindi rin lang si Pacquiao, willing na nga lumaban si Porter. Di ba? Bakit ayaw niya labanan? Kung ako kay Terence Crawford, para maano, lahat ng mga nilalabanan nila, talunin niya na mas maganda. Sila Ugas, etong sila Kell Brook, diba? Binugbog din ni Errol Spence yan.
Sino pa ba? Yung poging-poging supporter para makita ng tao. Makukumpara ka ngayon. Mas magaling to kasi ganito. Yun yung pag-hype, hindi yung ang gusto ko lang labanan si Errol Spence lang at si Pacquiao. Pag hindi rin lang yan, eto na lang malalabanan ko mga no-name na. Eh, wala talaga mangyayari sa karir mo. Si Pacquiao at si Mayweather, kaya malakas yung hype nila. Bawat laban nila, million pay-per-views ba? Million pay-per-view buys. Eto, bawat laban nyo, kumita ng konti to si, si Errol Spence, 300,000 ang pay-per-view. Si Terence Crawford, wala. Talagang 90,000, 100,000, ganun lang yung pay-per-view niya. Nauna yung hype niya na pinaniwalaan niya yung sarili niya. Si Pacquiao, very exciting na laban. Kada laban ni Pacquiao, kahit walang pangalan, sumisikat. Sino ba nakakakilala kay Clotie bago labanan ni Pacquiao? Sino nakakakilala kay Juan Diaz? Sino pa ba yung mga nilabanan ni Pacquiao na sumikat dahil nilabanan? Si Chololo. Naalala ko yung si Chololo. Di ba? O yung mga ganong tipo na kahit sinong labanan ni Pacquiao, sumisikat. Magkaibang magkaiba. Kaya, paghihintayin niyo yung mga boxing fans para kayo maglaban, utot niyo. Wala kaming hihintayin sa inyo. Eh, anon ngayon kung hindi kayo maglaban-laban? Eh, di hintayin na lang namin itong mga heavyweight. At least itong mga heavyweight, may pag-asa kami maglaban-laban. Yun yun eh. Wala pa kayo napapatunayan. Ayaw nyo na maglaban-laban. Dahil mali yung formula nyo. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mali yung formula nyo. Si Mayweather, kaya kinagat yung zero loss niya. Dahil may Pacquiao sa shadow niya. Alam niyo, ibig ko sabihin, yung rival rin ng Mayweather, Pacquiao yun. Hindi naman yung zero loss ni Mayweather. Kaya pinanunood natin si Mayweather dahil may rivalry sila. Kaya pinag-uusapan pa si Mayweather nung mga nagdaan dahil ang pananaw natin, pwede pa sila mag-rematch ni Pacquiao. Ngayong sumuko na tayo lahat sa rematch kay Mayweather, rematch ni Mayweather at Pacquiao, sinukuan na natin yan. Wala na tayong ina-expect na Mayweather-Pacquiao na rematch. Kahit na anong gawin ngayon ni Mayweather na pakulo, wala nang, hindi na bumibenta. Kasi nawala na, tinanggal niya na yung pagkukunwari na pwede pa silang maglaban ni Manny Pacquiao. Bakit pa magkaka-interest? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Kaya lang may interest kay Mayweather nung mga nakaraan, pag sinabi ni Mayweather na may i-announce ako, nagkakagulo yung mga tao, yung mga press. Kaya lang nagkakagulo na ganyan, ang hinihintay ng tao i-announce mo, yung rematch nyo ni Pacquiao. Eh, wala na. Talagang sagad-sagara na na ang layo na ng ano nila, ang layo na ng level ni Pacquiao kay Mayweather. Alam na ng tao na hindi na talaga uubra si Mayweather na makipag-rematch kay Pacquiao. Bubugbugin lang siya ni Pacquiao. Kaya kahit na anong announcement na yung ginagawa pa rin naman ni Mayweather yun eh. Meron akong announcement. Wala nang kumakagat. Wala na lahat. Dati, nung buhay na buhay pa yung na posible sila mag-rematch, ang gagawin lang ni Mayweather, sumuntok lang siya ng punching bag. Nagkakagulo ng press. Eto na, mag-announce na to na laban nila ni ano. Ang akala ni Floyd Mayweather, solo niya eh. Yung lahat ng gawin niya, susundan siya ng press eh. Hindi. Kita nyo ngayon, kanino nagaganap yan? Si Pacquiao nga, walang effort eh. Di ba? Nag-announce si Freddie Roach na pwedeng labanan ni Pacquiao si Triple G. Nagkagulo yung ano.
Nagkagulo yung boxing world. Lahat ng boxing site may balita tungkol kay Triple G versus Pacquiao. Walang ginagawa si Pacquiao, walang announcement. Yun yung legacy. Yun yung kasabikan ng tao na makita uling lumaban si Pacquiao. Si Floyd Mayweather, ang dami ng pakulong ginagawa niyan. Na-excite pa ba tayo ngayon? Hindi na.